So yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At nandito nga po tayo ngayon sa ating taniman ng ampalaya. So as you can see mga farmers ay maganda na yung naimubunga ng ating ampalaya. So for the information lang ng ating mga ka-farmers ay nakapag 5 pitas na tayo dito. 6 na pitas na pala tayo dito mga ka-farmers. So as for now, sa nakikita natin ay dumarami pa naman yung bunga. So ang pag-uusapan nga natin ngayon ay kung ano yung ginamit nating abono dito, kung anong ginamit natin na management regarding sa fertilizer application natin mga ka-farmers. So of course first ay transplanted ito mga farmers. So pagkatapos ng after transplant natin mga farmers, 7 days ay nag-abono agad tayo. So ito pala mga farmers ay fertilizer application using Yara product. So yung pag-usapan natin ngayon mga farmers ay yung Yara product na ginamit natin patungkol dito sa pag-alaga natin ng ampalaya. So yung sabi ko nga, after 7 days ay nag-abono agad tayo ng calcium nitrate o yung Tropicot nila mga ka-farmers. So yung Tropicot yung unang ginamit natin dito sa sa pag-abono. Then after 7 days ulit ay nag-abono tayo ulit ng Tropicot. So may combination na yun mga ka-farmers. So Tropicot and then yung Yara Nitrabor. Yara Liba Nitrabor. So yun yung hinalo natin mga ka-farmers. So pinaghalo natin yung dalawa, yung ratio natin doon ay 1:1. So kung isang kilong bali yung pag-abono pala natin dito mga farmers ay drenching or yung dinidilig natin mga farmers. So dinidilig natin dito sa gilid ng ampalaya dito mga farmers. Yan natin dinidilig yung ating abono. Dahil nga medyo yung lupa dito ay medyo mabuhangin, kaya dilig yung ginamit natin na application ng pag-abono mga ka-farmers. So next, after 14 days ay gumamit ulit tayo ng Nitrabor ulit saka calcium nitrate. So gumamit ulit tayo ng Nitrabor saka calcium nitrate. So pinaghalo ulit natin, yun pa rin yung application ng ayun pa rin yung ratio. So 1:1 mga farmers. So bali tatlong beses tayo gumamit ng after 7 days for after 14 days Yara tsaka Nitrabor tsaka Tropicot. After 7 days Tropicot and then next 7 days ulit mga farmers ay yun pa rin yung inabuno natin. So dumating na tayo sa pamumulaklak niya mga farmers. So yung maturity pala ng itong ampalaya natin ay 30 to 35 days ay mag-umpisa na siyang mamulaklak mga farmers. So pag start niya ng pamumulaklak ay gumamit na tayo ng Yara Mila Winner. So gumamit na tayo ng Winner na product nila. So yung ratio Winner tsaka Nitrabor. Pinaghalo pala natin yung mga farmers. So pag umpisa ng pamumulaklak niya mga farmers ay gumamit na tayo ng Yara Mila Winner and then yung Yara Liba Nitrabor. So pinaghalo natin yung dalawang product nila. So pag start ng pamumulaklak niya mga farmers ay yun na yung ginamit natin. Bali dalawang beses natin yung ginamit mga farmers. After dalawang beses na paggamit natin ng
ng Yara Winner and then ni Trevor ay bumalik tayo sa Unique 16. Gumamit din tayo ng Unique 16 tsaka Yara ni Trevor. O kung susundan natin mga farmers, yung next natin after twice tayo nagamit ng Winner tsaka ni Trevor ay bumalik tayo sa Unique 16 tsaka yung ni Trevor. So kasi gusto natin mga farmers ay hindi ma-pressure yung tawag dito, yung ampalaya natin na ma-pressure siya na mamunga. Kasi yung gusto natin mga farmers ay yung dahan-dahan lang natin na mapapakinabangan itong ating ampalaya. So kung isusunod-sunod kasi natin mga farmers yung pag-abono ng Winner ay totoo nga mas mabilis ang mamungas, mas mabilis dumami yung bunga niya, but then yung disadvantage naman dun mga farmers, mas mabilis naman yung buhay ng ating ampalaya. So yun yung iniiwasan natin na mangyari mga farmers. Ayan. Then pag after natin nung paggamit ng Nitro Board tsaka yung Unique 16, next application ulit natin after 7 days ay same na abono pa rin mga farmers. So Unique 16 pa rin tsaka Nitro Board. So yung pagitan ng pag-abono natin mga farmers ay every 7 days. So as for now mga farmers, bumalik na tayo, bali after nun ay bumalik ulit tayo sa Winner tsaka ni Trevor. So hanggang ngayon mga farmers ay every sa ngayon mga farmers wala ay yung mini-maintenance na lang natin dito ay yung ni Trevor. So kung makita naman natin mga farmers ay green na green pa naman yung mga dahon niya. So maintain lang natin yung ni Trevor, and then pag medyo kakaunti na yung bunga, kung hindi na maganda yung pamunga, babalik tayo ulit sa paghalo natin ng Winner tsaka ni Trevor. So hopefully mga farmers ay naintindihan yung itong maikling video na ginawa natin dito sa ampalaya natin mga farmers. Then yung last natin na pag-usapan, yun pala yung yung application natin ng using Yara product. So regarding naman sa full year mga farmers ay pag-usapan natin naman yan sa next natin na video kung anong full year yung ginamit natin dito mga farmers. So of course dumako naman tayo sa kung magkano nga ba yung presyo at kung kumikita nga ba tayo dito sa ating ampalaya. Yung ngayong presyo dito mga farmers sa farm gate price ay 60 pesos. So nakaka-harvest na tayo dito mga farmers ang almost 80 kilos, 60 to 80 kilos every harvest. So okay na rin, maganda na rin yung farm gate price na yan mga farmers. Then siyempre mas gusto pa natin na mas marami pang ipamunga itong ating ampalaya. So hopefully itong mga susunod na araw ay mas tumaas pa yung presyo natin, yung farm gate price natin para mas magandang nakita, no? Marami masaganang ani, sabi nga nila, sa palay masaganang ani, magandang kita. So that's all for today mga farmers. Maraming salamat sa walang sawang pagsusubaybay dito sa ating munting channel. Pasensya na po kayo at ngayon lang ulit tayo nakapag-upload yung ka-farmers nyo kasi nga mayroon din tayong trabaho na dapat unahin. So maraming salamat po mga farmers at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Happy farming po mga farmers.